Hello mga ka-travel, panibagong vlog, panibagong lugar naman ang ating papasyalan. Nandito tayo ngayon sa Tejeros Convention, also known as Tejeros Assembly and Tejeros Congress. On March 22, 1897, nagkaroon ng meeting ang dalawang paksyon ng mga Katipunero. Ito ang paksyon ng Magdiwang na pinamumunuan ni Supremo Andres Bonifacio at ang paksyon ng Magdalo na pinamumunuan ni General Emilio Aguinaldo. At ito ay ginanap sa Barangay Tejeros, San Francisco de Malabon. Ngayon ay General Trias. Sa paglipas ng panahon, naging independent ang bayan ng Rosario na humiwalay sa bayan ng San Francisco de Malabon. At ang Tejeros Convention ay napasama sa bayan ng Rosario sa kasalukuyan. Ang kanilang pagpupulong ay kung paano didipinsan ang pagsalakay ng mga Spaniard sa probinsya ng Cavite ay nauwi sa isang eleksyon na kung sino ang mamumuno sa itatayong bagong gobyerno ng Pilipinas. At di mapagkaila, may tensyon ang dalawang paksyon. Nag-ipon-ipon ang 256 na Katipunero. Bago nagsimula ang butuhan, tumayo si Severino de Las Alas, isang abogado at guro. Tinanong niya ang mga Katipunero kung anong klaseng gobyerno ang kanilang pagbubutuhan. Ito ba ay monarkiya o republika? At biglang tumayo si Supremo Andres Bonifacio at sinabing republika ang ating pagbubutuhan. Agad namang sinang-uyunan ng mga Katipunero, sabay ang palakpakan. Tumayo si Jacinto Lumbreras at sinabing diretso na sila sa pangalawang pangulo dahil si Supremo Andres Bonifacio naman ang kanilang pipiliin. Hindi ito sinang-ayunan ni Terona. Ang sabi, dapat maging formal ang pagboto kay Andres Bonifacio bilang pangulo. At nagsimula na nga ang butuhan sa pagkapangulo. Agad namang tumayo si Jacinto Lumbreras at inonomina si Supremo Andres Bonifacio sa pagkapangulo. At tumayo din si Daniel Terona at inonomina si Emilio Aguinaldo pati na si Mariano Trias sa pagkapangulo. Sa paglipas ng ilang oras, lumabas na nga ang resulta. Si Emilio Aguinaldo ay nakakuha ng 146 vote at si Supremo Andres Bonifacio ay 81 vote at 30 votes kay General Mariano Trias. Pagkatapos ng presidente, biglang tumayo si Severino de Las Alas at nagbungkahe. Nagawin na lang vice presidente si Andres Bonifacio bilang gantimpala. Siya naman ay may pangalawang pinakamataas na boto. Hindi ito sinang-uyunan ni Terona, kaya naghulal ulit sila sa pangalawang pangulo. Ngunit si General Mariano Trias ang nanalo bilang pangalawang pangulo. At nagpatuloy ang eleksyon. Si Artemio Ricarte ang naging Kapitan General at si Emiliano Riego de Dios ang naging Director of War. At si Andres Bonifacio naman ang Director of the Interior. Inihayag ni Supremo Andres Bonifacio ang bagong halal ng mga opisyal ng Himagsikan. Ngunit kinestiyon ni Daniel Terona ang pagkapanalo ni Andres Bonifacio na dapat ang hawak sa Director of Interior ay may mataas na pinag-aralan at mahusay sa batas. At dito na nagalit si Supremo Andres Bonifacio at nagbunot ng baril at hinamon si Terona ng duwelo.
Bago umalis si Andres Bonifacio ay dineklara niya na ang naturang halalan ay walang sasay at walang bisa. Okay, nalito tayo ngayon sa labas ng terrace, ano? Ito, meron ditong plate, you know? Historical landmark, no? Yan yung statue ni Emilio Aguinaldo. Ayan. Itong building na to ay replica na lang. Sa taas meron pa, wala na. Ha? Wala na sa taas, wala na. Wala na, pwede tumaas muna sa taas kasi ayan lang. Kasi kahit pwede mga na dyan, wala ni Serving Pinto na wago sa taas, bawal nila. Dito sila muna. Pero anong mayroon sa taas? Office na po siya. Ah, office na lang. Gaman ng COVID yun eh. Ah, ginawa pa lang ano doon natin. Oo. Wala na po yan. Ito yung ano no, si Bonifacio, nag-away-away siya. Nakaturo ng ano yung kamay. Oo. Galing yun. Unang butuhan pa sa nagyan. Unang butuhan ng ano. Ang kapulungan ng Teheros. Ah, pungulang, kapulungan sa Teheros. Kapulungan. Ayan, oh, napaka spacious dito sa loob, ano. Ayan. Malinis din naman tong lugar, well maintained ng Department of Tourism ng Rosario. Ayan. May mga estudyante dito ano na nagpa-practice. Open para sa lahat dito, na walang entrance. Sasign lang kayo diyan ng registration. Okay na. Ayan. Kaya maganda tong lugar na tapuntahan, ano. Sa labas niya, malaki yung parking. Walang problema sa parking dito. Napakaluwang. Ito talaga yung ano. So, wala sa taas, pwede mo yung target na buwan mo si Sendin. Ah, wala naman makakuha. No, makikita yata doon eh. Puro room na lang, di ba? Wala po. Wala pa pinto. Pinto. Ah, meron ganun. Ito ano to? Yan po sa baba siya. Ang dumi-dumi rin yan. Napakadumi yan. Oo. Yan po yung mga nagsaksak. So si Emilio Aguinaldo. Yung tourism in office ng Rosario.
Tingnan natin, puntahan natin yung talagang kinatatayuan ng Teheros Convention, yung original ano na location. Kasa kasi yun. Okay lang yun. Malaki pala ito, ano? Ito pa yan, ito yan. Ito yung? Yung nandiyan yung assassin na yan. Sa unang talagang... Ay, original talaga na kung saan sila nag... ano? Kung saan sila nag meeting noon. Nagbutuhan. Ito replika na lang pala 'to. Ano po 'yun? Ito yung ato ay si pangu, 'di ba na ng pangulo kayo na si Ramos na kayo. Mm. Yan po 'yan. Kinagawa niya 'yan. Kinagawa pero ano niya ay si kay Ramos yung pangulo ngayon. Oh, panahon ni Ramos okay, pinagawa na 'yan. Yan, opo. Mm. Ang kaso hindi pa tapos taas. Kaya nga. Hindi pa tapos kaya panawagan natin sa ano, NGCP. Saan yung tunnel? Ito po 'yan. Saan po kayo? Ayun. Yung underground yan, yung unang tunay. Yan talaga yung ano, sa... Ito talaga yung building noon. Yes po. Grabe na po yan. Ito po yung... Ito po ay sa puntang Kawit. Oh, may tunnel yan papuntang Kawit? Hanggang dito yan, hanggang dito. Ang layo naman. Pero wala na ngayon yan, wala na. Hinarado muna kasi yung market, sir. Noon yun ay umuho yung lupa sa may ano, underground, umuho siya, hindi yung makapalo niya kasi ano siya dyan eh. Kasi may mga bahay-bahay dito, mga building, siguro na ano siya dyan, gumuho lupa. Na yung lupa. Oh. Pero ito talaga, tapos, may tunnel, tagos talaga dun sa may bahay ni Aguinaldo. Tapos ito naman, ano nga ba, ilang kilometro yun? Doon. Siguro mga 3 kilometer yun. Ang layo nga po eh, meron pa siyang underground dito sa ano, ng Kawit. Naik sa may sa Maragondon, marami pa yan. Ito yung Maragondon pag andito. So ito yung sa Maragondon. Tagos po yan sa may Tansa. May simbahan po yan dyan. Tagos din yun sa may Maragondon. Ang layo, ano? Hindi ko alam kung bakit gano'n, no? Kasi mga solo kasi yung ano yan, gumagawa niya. Ano yung mga kuan, mga lupa. Kasi dumating yung mga mahilig talaga yung Espanyol. Mga katipinero noon, mga tunnel. Dayo kasi yun eh. Ngayon sa Alapan na yun, street na Alapan na sinisimento yes, ngayon, dating tunnel din yun eh, naging ilog na lang. Ilog na lang, tama po yan. Iba na kasi ngayon eh. Mas maganda kayong noong pa yun, binalik uli. May nakakapasok pa dyan, wala na. Wala na po, kasi sinado na kasi. Ah, sinara na sa loob. Pero kasi noon, ang ano yan, nakatayo. Pag nakalakad ka, hanggang dito pa, hanggang dito, kanyang lupa. Ang ngayon di ba ang ganit na lang? Oo, oh, dahil sobrang tagal na. Oh. Tsaka yung lupa lang, gumuho na iba. Gumuho na. Ang ganito yan eh. Huwag ko sa manda yun. Grabe yun. Malamak po yan dyan. Ang ganito sa may gitna. Kaya nagtataka nga ako doon sa may simbahan ng ano, simbahan ng Kawit. Meron daw tunnel doon papuntang yes, ma'am, bahay ni Aguinaldo. Oh. Ito mas malala pa to, mas malayo to eh, Rosario to. Imaginein mo, dadaan pa ng Noveleta, di ba? Oo. Uh-huh. Dadaan. Ayun nga eh. Ayun kung bakit ganun eh. Huwag silang paraan oh. Patayin ng mga Pilipino talaga. Oo nga. Maano yung mga ano, masipag yung mga katipunero dati. Oo. Imagine mo. Sila, paraan sila mga sundalo. Ito talaga yung original na building dati. Ito po yung isa yan. Yan po yan. Original. Yung kung saan sila nag-meeting. Opo. Ito po yan sir. Saka ito po. Ayun pa siya naman dito. Ayun oh. Paikot. Ito sa baba lang ang tunay, pero dito naman ano rin yan, ginawa ng tao dyan yan. Ayan, may mga ano pa nga oh. May mga 125 views. Dito talaga sila nagunang nag-meeting. So yan, replika na lang yung pinagawa ni Ramos. Oh yeah po, tama po. Yun. Ito talaga yung tunay talaga na building. Katiyan mo.
dito may mga luma-luma pang mga tunay, yung tunay talaga. Kakatakan sana ako doon. Akala ko dito. Ayun, nagkwento ko na nga si Ruben ng ano si Jan. Ayun nga talaga. Ang tunay po nga talaga dito, ang tunay. Mm-hmm. Yung original talaga. Na yan. Yung convention. Dito naman sa kabila naman, ganun din pala. Hindi pa kasakop yun dyan kasi dito ginawa pa sa dyan ng ano ng mga ang pangulo ngayon ay si Ramos ngayon. Iba yun. Mm-hmm. Ito ay kagubatan pa si Jan. Kagubatan pa dati, ano? Opo. Kasi dito naman sa ilog, ito po yan. Ibigin sila dito yan, ginaganap dito. Mm-hmm. Ibigin sila. Kapag nagme-meeting, dito na sila. Yes po. Sama po yan. Ano yung dito sa likod? Ilog na to? O, ilog yan. Ito yung ano? Ito yung ilang-ilang, di ba? Oo. Ah, hindi ilang-ilang. Hindi ilang-ilang to. Anong ilog to? Ano to doon sa may... Pupuntang... Yung dagat po yan, dagat sa ilog. Ay sa ano dagat yan. Ako ng dagat na. Ito ilog yan, ilog. Punta nito yan, tagus yan. Ito yung ilang-ilang yung ilang-ilang pala, doon pala sa ano yun, o baleta pala. Ito yun sa ano to, tansa to. Tansa. Oh, tansa. Simbang po yan dyan. Oo, oh, pupuntahan ko kami. Oh. Tapos dito naman, ito yung teheros. To. Dito pala yung ano nila. Sa Rosario, sa ako. Oo. Dito pala sila nag-meeting dati. Yes po. Tapos ito yung original na building. Yes po. Yan wala na, sira na no. Yung may, yung may tunnel doon. Mukha nang bakit sila nang ano eh. Mas pa patagal na. Boom. Ngayon ako may mukha dito sa tao yan. Ayan, ito yung top view ano ng Teheros ano. Nandito lang tayo sa pagitan ng Rosario at ng General Trias ano. Ayan. Itong side na to ay part ng Rosario Cavite ano. Pagkalagpas yung arko na yan ay General Trias na San Francisco de Malabon. Ayan. Dating pangalan. At ang dating pangalan ng Rosario ay Salinas. Ano? Ayan. Itong bakante na to, lupa na, yan yung boundary ng General Trias at ng Rosario Cavite. Ayan. Okay, nandito tayo ba sa side ng ilog ano? Yung mga lumang pader na yan, yun, no? Yan yung structure ng dating Teheros ano? Ayan talaga yung lugar kung saan sila nag-meeting ano? Ayan, may talagang lumang structure ba dyan. Itong building na to, white na yan, ayan replica na lang no? Nagawa ni dating Pangunong Fidel V. Ramos. Ayan. Maganda rin mabalik tanaw, ano? Kaya kung may mga time kayo, puntahan nyo yung lugar na to, ano? Talagang mapin nyo yung pagka-Pilipino nyo. Ayan. Kaya marami rin mga sudyante dyan nakatambay. Naglalakad-lakad. Ayan. Biruin nyo, nandito yung ilan sa mga bayani natin, ano, katulad ni Apolinario Mabini, ayan, yung nasa Tanawan, Batangas, ano, naghahanap ako ng mga lumang picture ng Teheros Convention. May nakita akong larawan ni Mabini na dito kinunan sa Teheros, ano, yung background niya eh. Parang yung maliliit na puno na biniyak ng pinagtagpi-tagpi ano. Yun yung talagang original na nasa loob ng Teheros ano. Kaya
kaya lang ang problema, bawal ng kunan ng video ano yung sa loob ng mabinis rin, ano? Ayaw ko ba kung ano yung tinatago nila doon. Ba't kay Aguinaldo na shrine pwede na kumuha ng video? Maganda rin kasi yung ganun, ano, kukunan ng mga vlogger. At least yung mga nasa malayong lugar ng mga Pilipino, sa pamamagitan ng mga vlog, ano, makikita nila yung mga lugar. Yan, katulad yan, yung may mga tunnel na yan. Ay, ngayon, sinara na, ano. Kasi hinabol na natin, nasira kasi yung hard drive ko, ano, kaya hindi ko na-post agad. Pero yung mga unang video yung sa GoPro ang gamit ko, may ito yung itong mga butas na yun, yung mga tunnel na yun, bukas pa yan, ano, ngayon sinara na, ano. Ayan yung mga sadyante, gumagawa sila ng kanilang project, ano. Shout out sa mga sadyante na to. Ayan itong tunnel sa kaya naroroonan nila, eh, bukas pa yan, kaya lang talagang maliit na, ano. Yung sa KMGS na naghahanap, hinahanap nila yung mga lagusan ng mga katipunero, isa na to, ano. Sayang walang nakakuha ng entry nito, sana nanalo sila. May 200,000 pa naman yung premium, ano. Sayang walang may nakakuha dito, ano. Meron pa namang lagusan niyan, kaya lang sa tagal na eh talagang wala na, no, halos hindi ka na makatayo papunta sa loob, ano. Ay siyempre sa tagal ng panahon. At saka dito sa Rosario at saka Nubaleta, kung dadaan man diyan yung tunnel, wala na rin yung kasi puro building na yun nandiyan, no. Mga factory mo lang ginawa yung mga building na yan, malamang eh yung mga lagusan diyan wala na rin. Ito na lang yung mga natira, ano, itong nasa Tejeros Convention. Yan yung mga tunnel na yan. Yan na lang yung natira na. Tsaka yan doon sa simbahan ng Tansa, yun, meron doon. Yun ang naman yung pandugtong papuntang Maragon doon, ano. Ayan. Yan talaga yung mga tunnel, hindi yung nasa 13 Martires, ano, eh, yung mga ano yun, mga irrigation. Ito talaga yung hinahanap ng KMGS, ano. Kung makikita nyo yung sa Alapan, Alapan 1A2, mayroong tunnel din doon, ano, pero katagalan naging creek na rin siya. Ayan. Kaya sana yung mga nasa may mga museum, ano, katulad ni Mabini, ano, sana payagan nila na kumuha. Huwag na, oo, oh, naintindihan ko, huwag nang galawin, ano, huwag nang hawakan. Pero sa pamamagitan ng video man lang, no, kasi wala naman silang official din na website na nandun makikita mo kahit sa video. Lahat pa, paano yung mga taga Mindanao, ano? Paano nila makikita yung mga estudyante na sa Mindanao, sa Visayas, napakalayo, ano? Sa pamamagitan ng mga vlogger, eh, ayan, napapakita, ano, namin, ano, sa mga taga Mindanao, taga Visayas, yung actual talaga, ano? Katulad nyo sa Tejeros, yung unang botohan na naganap sa Pilipinas, ano, ayan, Tejeros Convention. Yung kay Aguinaldo na, ano, shrine, ano, pwede rin i-video. Meron pa silang nagpapaliwanag, ano. Sana ganun din sa kay Mabini, ano, sana wag nilang pagbawalan na kukunan ng video yung, ano, wag lang hawakan, naintindihan natin yun. Kasi nandun naman lahat, nakasulat na, eh. Babasahin mo na lang. At ang isa pang reason daw na hindi pwedeng kunan ng video kasi baka magkamali daw kung ano sasabihin ng vlogger. So importante pa ba 'yon? Nandiyan naman sa libro 'yon.
ang ano lang doon eh makita ng actual ng mga manonood, ano, hindi naman lahat yung sinasabi namin perfect, pero at least sa inyo rin naman ang gagaling yung mga sinasabi namin, kasi nandiyan naman may mga video ano na ginawa yung GMA, iba-ibang movie industry, so doon lang din kami nagbabase. Maraming maraming salamat po. Ayan, susunod natin yung talambuhay ni Andres Bonifacio sa Cavite. Abangan nyo yun.